Hello, hello mga ka-electronics. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung assembled ko na isolation transformer. Ang purpose nito is para gamitin ko sa nabili kong oscilloscope. Kasi based on my research that ang oscilloscope ay kailangan ng isolation transformer para ma-isolate yung oscilloscope to earth ground. Because yung linya ng kuryente ng source is that's connected to ground. There's a path connected to ground, earth ground. So like line, we call that line to ground connection. So the 110 volts or the 220 volts is connected to earth ground. The one side is connected to earth. Now, we have to prevent na yung oscilloscope natin na ginagamit is connected siya sa ground kasi yung probe niya, yung negative ng probe niya is nakakonect din sa chassis niya, which is yung chassis naka-connected din yan sa earth ground ng source. So, pwedeng accidentally, pag na-connect mo yung negative side ng probe mo sa live, so that might, damage your oscilloscope or the probe itself, pwedeng masunog dahil nga accidentally na connect mo sa ground o sa live rather yung negative probe mo, yung ground niya bali. So to avoid that one, kailangan mo ng isolation para yung source mo ngayon going to your oscilloscope is isolated to earth ground, meaning yung source mo is wala na siyang earth connection. So like this one, this line to ground connection here, line to ground line, meaning yung isa dito is live, yung isa dito is earth ground. So pag tinest natin using our voltmeter, AC voltmeter, okay, check natin dito. Dito na side. May lock. Dito na natin i-tap sa may plug. Okay, dito. Then, i-connect natin yung isa dito sa ano niya, sa steel kumbaga flexible hose na to na silby cover niya. Is titingnan natin kung may live. Tingnan natin sa kabilang side. So nakita nyo mayroon siyang reading na 142 volts. See? Yung one probe natin dito sa live ng linya, yung negative natin or other, not negative because this is an AC probe. So either way, so basta yung isa dito sa live, ito yung live na side, no? Ito yung kabila is earth. Pero dito na natin i-tap sa kumbaga flexible steel hose nitong wire. For sure ito connected sa naka-connect sa ground kasi naka-ano lang siya dito sa pader, no? Naka-staple lang siya dito sa simento. So, meaning, possibility mayroon siyang connection to earth. So, ground. So, kahit dito siya natin itap, makita nyo, mayroon tayong 142 volts na reading. Kita nyo? Mayroon tayong 100, 142 volts. Klaro ba dyan yung picture ng display natin. Now, meaning ito live, ito yung ground dito.
sa steel flexible hose na to ng cover ng wire. Now, pag meaning pag ito, pag hinawakan mo itong side na to, ito dito, itong live, tapos hinawakan mo itong ground, for sure makukuryente ka dahil magkaroon ng close path from this live going to ground, no? Mayroong close path, iikot yung kuryente from this live to your body back to ground. So makukuryente ka. Now, itong isolation transformer natin ay na symbol. Subukan kong i-plug. No? I-plug ko ito. Then, ito yung output natin. Ito, lagyan ko lang ng clip. No? Okay. Ito yung lagyan ko ng clip yung output para hindi tayo mahirapan maglagay ng probe natin later on. So, ito yung output niya. Lagyan ko ng alligator clip. Then, ipa-plug natin. Kung titingnan natin itong output, ikaklamp ko itong probe natin, yung tester natin, easy voltmeter natin, ipa-plug natin ganyan. So, nakita nyo. Okay. Ibig sabihin, nakakonect sa output ng isolation transformer natin. Titingnan natin kung may output tayo sa transformer natin. Ipa-plug in ko. So, mayroon siyang output na 111, 112 volts. That's okay. Okay? Now, i-unplug ko muna. Ang gusto kong ipakita sa inyo, ito open to ha. Ito yung dugtong ng plug. Ito open. So, kasi for testing purposes lang. Huwag nyong gayahin to guys. Medyo delikado ha. Pag nagkamali kayo dito, makukuryente kayo ha. Now, ito yung live, no? Kumbaga, primary ng isolation transformer natin. Ito yung secondary niya. Ito, nilagyan ko na ng tester. Isusukati natin yung output niya. Okay? So, ipa-plug ko ulit. Yung output niya is, again, 110, 111 volts. Okay? 112. That's fine. Now, kasi ang desired natin dito is 110 man. So far, that's okay. That's fine. Now, ang pinaka bottom line nito guys is again ma-isolate yung oscilloscope na ipa-plug ko dito sa isolation, ma-isolate siya into earth ground. Now ano pa ang safety? Again, sabi ko kanina, pag hinawakan mo ito dito, matamaan mo yung live, saan ang live dito sa dalawa. Pag naka-plug ito, tapos naka-connect ka sa earth ground or naka-apak ka, no? Sa earth, sa lupa, or nakahawak ka sa, as long as may connection sa earth ground, makukuryente ka. Now, dito sa isolation transformer natin, ipapakita ko sa inyo na kahit hawakan mo ito yung output niya, guys, ha. Let's go. Ito yung output niya, itong yellow na open din. Nilagyan ko ng alligator para madali ko lang i-connect sa probe. Now, kahit saan ko hawakan dito, no? Wala, kahit maghawak ako dito sa jacket na steel jacket ng live wire na to na naka-connect sa earth ground, hindi ako makuryente. Whereas kung dito ako hawak sa primary pa line, makukuryente ako pag nahawakan ko dito, yung isa dito yung live. Then yung isa kamay ko nakahawak dito sa earth ground. Pero dito, pag dito na ako sa output, no? Ibig sabihin, isolate na into earth ground. Kahit saan hawakan ko dito, hindi ako makuryente. Papakita ko sa inyo. Huwag nyo itong gayahin guys, ha? Medyo delikado. Okay?
Nagawa lang ito ng mga medyo marunong na talaga sa may ano na may background na no sa ganitong mga bagay kumbaga about safety. So ipa-plug ko to. Okay? Titingnan niyo may output 'yan. Okay? So ibig sabihin may output na 110. Hawakan ko dito, guys, dito. Yung oh. O dito na lang yung probe. Ito. Hawakan ko 'to. Hawakan ko sa live, the ground, wala, di ba? Bitawan ko 'to, hawakan ko 'tong red. Wala, hawak pa rin ako dito, wala. Pero may output yan guys sa 110 volts yan, 111 volts. So either itong pula or yellow na output, basta isa lang syempre. Yung ang purpose natin is kahit tumawa ka sa earth ground, wala kang kuryente. Dahil itong output nito, itong yellow na output wire is hiwalay na siya dito sa input primary, no? Sa primary line, kumbaga. Hiwalay na siya. In short, wala na connection. Physical connection wala na sa earth ground. So kaya, pinakita ko sa inyo, kahit hawakan ko dito, saan dito, basta hindi lang silang dalawa, siyempre, hawak ang isang kamay dito sa earth ground, safe na, wala nang kuryente. So pag in-apply ko to sa oscilloscope ko, kahit accidentally makonnect ko yung ground niya sa live, no, nang tinitesting ko, hindi na siya magkaroon ng close path from live to earth ground kasi na isolate na dito sa transformer na ginawa natin. So, yan ang purpose, guys, no? Ng isolation na bakit ko naisipang gumawa nito. Because of my research na ang oscilloscope dapat naka-isolate sa earth ground para hindi accidentally ma-connect mo yung ground probe niya sa live, hindi siya madadamage. Okay? So, yun lang, guys. Yun lang purpose nito. So, next video is papakita ko sa inyo paano or bibigyan ko ng idea, basic idea about oscilloscope. Okay? So, for now, yan lang muna guys. Bye!